Hanggang dyan yan. O, diba? And then ito, yung ating sahig hanggang dito sa ulo ko. Ganyan kataas po yung ating sahig to facilitate cleaning. Kasi imimintin na po nating malinis yung ating kambingan para ako. Hello mga kabuong alas. Good morning. Mag tayo ng San Rafael. Hindi, may pareha. Bili mo na tayo ng ulam ng mga boys. Pakbet. Yan. Shout out po tayo, sige. Lenny Delgado. Ano pangalan? Favorite Kitchen. Favorite Kitchen. Yan, shoutout kay Ate Lenny Delgado. Favorite Kitchen. Dito po ito sa ano. Ano ba yung katabi mo dito? Samantha. Kanto ng Samantha Heights sa Barangay Dulog Bayan, San Jose del Monte, Bulacan. Ate Lenny. Yan. Madami ang servings niya, mga ka-vocals. Sulit. Thank you, sir. Thank you, te. 35 per order yung gulay. 65 yung mga karne. Dati. Ayan, sige te. Yan mga kabokals. Tapos may dala akong bigas. Magsasaing na lang sila, brado doon. Ayan. Kasama ko si Kuya Natoy at si Renan kasi uuwi yung dalawa. Sila ang papalit. Ayan mga kabokals, stop over muna tayo. Kuha muna kami ng damo. Ayan o. Nap your grass, dami. Pinakuha ko man sila ng damo kahit mga dalawa sa ako lang para sa mga kambing natin kasi sa ngayon hindi sila makakain na mabuti gawa nung inaayos kasalukuyan pang inaayos yung kanilang kulungan. So lalo na si Dagol eh. Hindi ko siya mapawalan ngayon kasi permis niya binubunot yung tali pagka ano, inilalabas ko siya kaya hindi ko muna siya inilabas. Ayan, larasyonan lang muna natin ang damo. Ngayon pala tayo sa ano, North Sagaray, Tigbe, Barangay Tigbe, North Sagaray. Daming damo rito. Dati pala yan siguro ito. Ayan. So yun, tapos tuloy na tayo. Patas nila. Dalawa sa ako lang yan. Maganda rito lugar na to. So araw-araw, ito na ang dinadaanan ko. Ito po ang daan natin. Ito po yung papuntang Fortune. Labas natin dito, Angat na. Angat, and then Angat, DRT, and then San Rafael na. Ayan. So ito po yung ating araw-araw na tinatahak. Kaya ito, nadadaanan ko ito lagi, daming damo. Mga napio grass pa naman, lalaki. Nakakatakutan. Asa yung itlog? Ito po. Bakit? Ayan. O yung model mo. Ay mga kabukas, ang itlog na uli yung ating mga decal brown despite na nagkakasakit. Pero ano yan, maliit pa. O sige, ulamin nyo na lang yan. Kaya lang, ito, may namatay na naman tayo. Dito kaya may patay. Tingnan natin. Is there anyone dead? Wala naman patay. Sa loob yan, daming may sapi. Sa loob? Magay yung mga mukha eh. Hindi makontrol ah. Yan ako na to. Iko-contain ko na sa loob. Hindi na papakawalan. Iko-contain na natin mga kabukal sa loob. Hindi ko na papakawalan. And then baluta ko ng ano, sunshade yung ano, palibot. Ayun na. Ay, ayun sinasabi mo ano. Oo. Oh. Ayun o. Noisy na yung ano natin, boss. Ha? Noisy na. Tabingi yung ano. Yung? Tabingi yung ano natin, yung DR. Ah, saan ka umiksi? Ano na. Kumilit na yung ano natin dito. Ah, dito umiksi rito? Dito. Ano na, ibig sabihin, dito na umiksi na tayo dito sa taas. Yung ano, yung overlap mo? Alawas na lang, yung overlap ko, gagano na lang eh. Hindi, ang iurong mo na lang yung nandoon sa ano. Hindi na baling hindi magpantay doon. Kasi ito importante. Kasi pantay nga tayo doon kung pinapasok naman ng tubig dito. Wala rin. Itong ano mo, bigyan mo na importansya yung gitna. Hindi, iurong ko na lang isusunod dito. Kasi mawala na ng ano, iurong ko na rito. Ito, ano pang distansya na ito, yung overlap mo na to? Ayan eh, ano pa yan, ganyan pa. Isang dangkal may git pa. May git pa. Isang dangkal may git, oo.
Importante ito ah. Para hindi pa pumasok yung tubig. Hindi na baling hindi magpantay doon. Sige. Ano yung ba nangyari? Ano? Bumuka? Hindi. Ano? Wala sa ayos yung... Poste? Yung mga poste. Mm. Wala sa eskwala. Kaya wala sa eskwala yung mga... Ah, hindi. Ayan. Pero ano yan? Yan mga kabukals. Makita natin yan pag may sahig na. Mataas kasi hindi pa natin maano eh. Pero ayan, ayan po yung ano, yung lagusan ng hangin. Nakaano yan, naka-overlap yan pero nakaangat yung yero na to doon sa yero na yon. Kaya ayun oh, may lagusan ng hangin doon. Pero yun nga, ano, dito kasi pero parang bumuka na, sabi ko. Hindi na baling ano, mag-adjust na lang sa harap. Basta ito ma-maintain yung ano, yung mahigit isang dangkal na overlap niya kasi baka pumasok ang tubig eh. Mag ano, magbasa naman sa loob pag inabol. Yun ang importante. Oo. Asa nakakabit ang dose mo? Andito, no? Oo. Ano yun? Naka-anim na yon sa harap? Anim na lahat yun? Anim na. Kakasya naman siguro na yung luma natin dyan, ano? Pwede matatapag. Dugtong-dugtongin mo na lang. Oo. Pagdugtongin mo, overlap mo na lang, no? Para din na tayo bumili. Kasi ano naman na to eh, halos hallway, ano na to eh, halos hallway na to dito eh. Oo. Kahit dito, kung ano yung kapasin to, dudugtungin ko yung dalang utso. Oo, dugtungin mo na lang. Sige, sige. Pero medyo dosi pa tayo doon, yung kakabot ko pa rin dito. Oo. May ano dyan, may tinapay ka, kaya mo na kayo. Giniba mo na tong ano mo. Giniba niya. Wala na pa ako? Chloe? Ay, dito daw sila matutulog. Kaya na, di patulogin mo rito. Ay, tanggal na yung nagitang ngayon, magpakain muna ako ng ano. Ito yung damo natin kanina. Sinigpay ka rito. Elbow. Ganun ang ano ko. Hila, hila. Pag ano, pumalik sa, pumalik yung sigarilyo. Wala naman. Sabi na, joke mo pala. Sabi ko, may nakatira ka ako dito. Meron niya, dalawa. Ay, nagkakatakot naman. Ito, ano nga sabi ni Kyo Grace? Ito, man, ito, ma. Wala tong ano. Saan yung nalaglag? Hindi manatakotin ito mga ito. Ano yung, gar, nalaglag yung lighter mo sa gitna? Ay, sa gitna, nandito yung lighter ko. Tsaka sigarilyo, nakapatong. Ay, di, pag ano ko, dito, ilagay ko rito eh. Tapos yung bag ko dito. Nag-cross pa ako eh, bago matulog. Lagay ko lighter dyan. Saka sigarilyo. Pag idlip ko, wala pang 5 minutes. Bumagsak ang lighter. Tik! Bumagsak yung lighter. Sa gitna ng lamesa. Pasok ako sa loob. Kinabahan ako. Nakakatakot mga ako. Nakakaramdam na rin siya eh. Binubunot yung ano, bisagra ng pinto, no? Binubunot yung bisagra ng alin? Gate? Wala naman, kinaig namin, nakakabit naman. Nakala ko may tao eh. Wala, stick eh. Sa akin, sa amin, wala pa. Takot ka na sarili nyo. Eh, ba't si Brando wala namang nararamdaman? Takot sa niya, aswang eh. Baka ito yung kubo nito. Ito, Edgar. Naglagay pa lang asin kagabi. Meron na siya. Sumama, no? Sumama. Mama. Kasi matagal na rin naman tayo kubo. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng asin, pati dito kagabi. Nilagyan mo asin? Wala na paramdam? Wala na. Wala na. Kaya pala ubos si asin. Wala na rin asin. Ayan, no? Nagkakatakot yun. Mga kabokals. Sige, mag-ano muna ako. Sikasuhin ko muna yung ating mga alaga. Mamaya balikan natin yung ginagawa nila doon. Ayan, bigyan muna natin yung instruction sila, kuya natin. Kasi may iba silang gagawin. Ito kayo na, Toy. Halimbawa yung mga ganito, yung mga kapal na mga ganito na ano. Basta yung hindi na natin pwedeng pambubong talaga. Pero makakapal. Lahat na makakapal, i-ano mo dito. Puro baba mo na lang. No, magsimula kayo dito. Paikot. Paikot yan. Pero ito, gusto ko i-ano nyo na to, i-permanent nyo na to mga to. Estibaya mo na. Kung mababatak mo pa. Ito lalo na dito, permanent mo na dito. Tatak na, no? Oo, yan muna. Bago mo tapalan. Bago tapalan, no? Oo.
Tapos yung poste, ito parang hindi matibay. De, pag nalagyan niya ng yata, kala sisikin yan. Titibay yan. O siksikin nyo na lang. Ito kasi yung binunot natin nung ano, pinasok yung tubo kaya humina eh. Pag naanay niya na ipaltakin na lang yung mga poste niya pag nalagyan ng yata. Saka yan yung mga tabing yung poste na yan o. Oh. Ituwid nyo na lang ha. Ayan o, oh. Ituwid nyo na lang. Nalagyan ng yata yan, nakabita na. Maghahawak-hawak na. Nagtakaniwadlagyan siya ng bato. Oo. Sige, ganun na lang. Ayan, lalo na yan o. Oh. Yan, kailangan nakatuwid yan eh, para ano maganda eh. Oo, marami na mga ritaso. Ayan o. Oh. Gamitin nyo mga ritaso rito na ano, kawayan. Tukuran nyo na. Pero yung tukod nyo, huwag yung nakakasagabal. Nakadikit din. Oo. Ayan, yan, ganyan. Oh. Sige, sige. Sige, pilihan nyo na. Oo. Gawin nyo kuya, labas nyo muna lahat ng yero na ano. Kahit labas nyo na lang dito muna. Basta lahat na makakapal, huwag kang gumamit na manipis ha. Kasi sa puro baba lang tayo, isang ano lang eh. Isang patong lang muna eh. Paikot. Kaya kailangan puro makakapal. Ayan. So yun ang gagawin nila ngayon. Yan sila yung tatao dito kasi uwi nga sila Emon. Ayan mga kabukas, dito tayo sa taas. Oh, silipin natin yung ano, yung yero. Ayan. So yan po ang itsura nating yero. Yun o, oh, yun yung ano, yung overlap. And then may siwang na ganyan. May siwang na ganyan. Pasukan ng hangin. Ayan. Mas madali ito masilip mga kabukas pagka may sahig na. Kasi sa ngayon, ayun o. Oh, sobrang taas pa eh, sa ngayon. Pero pagka nasa higa na natin to, mas madali na natin masisili. Pero ayan, umakit muna tayo dito para ano, may pakita ako sa inyo. Kunti lang yung klebe niya, konting baba lang yung klebe niya. Ayan. Mas maganda yung ganyan kasi nagsisirculate ang hangin, saka pagbagyo nga, hindi niya basta-basta may aangat yung yero kasi may nalalabasan yung hangin. Hindi siya napupondo sa ilalim. Ayan, hindi siya, kumbaga hindi makatulak yan, hindi makakatulak pa ilalim. Ayan, baba muna tayo. Mamaya, kompleto na ito mamaya. Ayan mga kabukal, so ito, mag-iba naman tayo ng antibiotic. So ngayon, gagamit na tayo ng Robistrip VK. Robistrip VK, streptomycin, phenoxymethyl, penicillin, plus vitamins. Halo natin sa pagkain uli nila. Ito ay 25 grams. Hahalo natin sa 3 kilong patuka. Hindi ko na sa tubig iahalo mga kabukas sa pagkain na kasi para makain nga nila kagad lahat. Pag inumin kasi minsan yung iba ayaw, hindi naman umiinom. Halo lang natin doon. Ayan. Kada pakain ang gagawin natin isang ganito. Ang ating concentration ay itong mga decaf brown. Ito yung ano eh. Ito yung tinamaan talaga. Ayan, haluin muna natin para evenly distributed siya. Pero mga kabukas, disclaimer lang, ito style ko lang ha, kasi 3 days na nga ako nag-antibiotics sa tubig. Kaya lang, hindi natin mapigilan eh, yung pagkalat ng infection. Dumadami yung sumasara ang mata. So, naisip ko, since kumakain naman sila, malakas naman kumain, lagay ko sa pagkain para at least ultimano ma-ingest nila yung gamot. Unlike sa tubig kasi yung iba hindi umiinom eh. Nakita ko or konti lang uminom. So konti yung na-ingest nila ng gamot. Unlike sa pagkain malalakas pa naman nga sila kumain. Mas malaki yung chance na
marami silang ma-ingest na gamot. And then yung nga, yung mga hindi na kumakain, hinihiwalay natin. Sinusubuan naman natin ang tableta. Plano kong ano na, plano kong i-contain na mga kabukal sa loob ng chicken coop yung mga manok. And then ilalabas natin yung mga pato. Pag-iwalay natin. Puro manok sa loob. And then kung kaya pa, taklubang ko ng ano, ng sunshade yung paligid para hindi sila pasukin ng hangin. Saka may bagyo na naman kasi, baka lumakas na naman ang hangin saka ulan, mababasa na naman sila. Lalo pa madadagdagan yung ano, yung problema natin. Yan. At least ito basa, madidissolve yung gamot dun sa pagkain. And then kakainin ng manok, mas marami silang ma-ingest. Hindi kasi po pwedeng itableta yan mga kabukal, sobrang dami. Napaka-mahal ng tableta, kaya powder lang talaga pag gaganyang karami ang ginagamot. Powder lang talaga ang pwedeng ibanat yan. Amoy na amoy, oh. Amoy na amoy ko yung gamot, mga kabukal. Malakas. Malakas yung gamot. Ayan. Tayo. Ayan, mga kabukal. So, kinontain ko na. Sinara ko na yung pinto. Mamaya papakita ko. So, andito lahat. Puro manok na. Yung mga pato natin nasa labas. Eh, kung makikita nyo, marami pa rin talagang malakas kumain, mga kabukal. So, madali pang gamutin yung problema. Madali pang ayusin yan. Gagawa pa nga mga kabukas. Importante, malakas pa sila kumain. Yan. And then, scout natin kung sino yung mga hindi kumain, hindi kumakain, ipu-pull out natin yan. Ito, ayaw kumain. Ayaw kumain mga kabukals. Sino pa ayaw kumain dyan? Ito, yung dalawa. Pull out natin. Yan. Sino pa? Ayun. Got you, girl. Got you, girl. Hindi na makakain. So, ito. Pangatlo. Pangatlo for today. Kaya lang kapon, may binalik din akong tatlo. Mula dun sa ICU natin, may binalik din akong tatlo. Ganun lang yun. Pag pinagpakain ako doon, nakita kong malakas na kumain at yung mata medyo ano na, dilat na. Pinabalik ko na siya ultimano kasi lahat naman yung nakagamot. Yan. Maganda itong nabili natin gamot mga kabukal kasi ano, matapang yung amoy.
tapang. May isa pa. Kumain ka ba? Kumain. Nga. Tay ka. Problema kasi ano, ang dami na doon mga kabukals eh. Ayaw. Ayaw talaga. Yung iba, kumain mga kabukas, kaya lang, ano lang, konti lang. Yan, so dito na sila sa loob. Contain sila dito sa loob. And then nakahiwala yung pato. Kasi baka yung pato rin kasi ang isang carrier eh. Pato kasi napakatibay yan. Kahit may sakit na yan, masigla patignan yan. Pero kaya hindi natin alam carrier na pala sila. Kahit may sipo na yan, parang baliwala sa kanila. Kaya yan, in-isolate natin. Yun po yung step na ginagawa natin ngayon para ma-apula natin yung pagkalat nung sipon, nung sakit na dumapo sa ating mga manok. Ayan, so doon naman tayo sa mga roosters natin. Bukal, so doon naman tayo sa ano. Mamaya na yung ano, nasa ICU natin. Napagulo pa talaga. So ito yung mga iba nating ano, manok. Lahat nga sila mga kabukas ay nakagamot. Gamot sila lahat. Ito yung ating dong shobo na sisiw. Ayan. Then, yung ating tawag dito. Yung ating ano, white leghorn. Yan, nagkasakit din niya pero ano, naka ano na, recover na siya. Ayan. Dito tayo. Ganyan lang, tapit ka lang. Yan. Si ano, dog tao mga kabukals, wala ano yan, matibay din sakit yan. Pero bibigyan pa rin natin ng gamot. Konti-konti lang muna kasi kakain pa naman sila mamaya. Ito kasi may gamot, kaya konti-konti lang bigyan natin. Yan, pakakainin na lang ulit natin mamaya. Ito yung ating tanaka. Oh,
Yun. Then, sumpituan na ito. May ano, harvester mga kabukal. Nag-harvest sila ng paling ngayon. Kali. Ayun o. Dami pala eh. Laki na mga kabukal. So, ito ka eh. Ito ka eh. Ito isa sa napakatibay na manok natin mga kabukals. Yung ating Deca Brown Asil. Isa to sa gagamitin natin na ano na brood cock para sa ating mga Deca Brown. Tignan natin kung ano palalabasan. Ayan. Napakatibay yung sakit niya. Pero, ibigyan pa rin natin siya. Lakas kumain naman kayo. Ito, wala tayong mga problema rito mga kabukals. Kumain na dito. Napos na. Hangatin na lang kayo. Kailangan kasi may gamot eh. Oh. Nakain ka na lang ulit mamaya. Kailangan nyo may gamot lahat eh. Ito naman mga kabukals yung ating mga Rhode Island Red na rooster. Naka-standby din yan for breeding. Papakain na lang ulit sa papakainin ko na lang ulit sila mamaya. Siguro lagyan ko pa uli ng ano, gamot mamaya yung kakainin nila mamaya hapon. Para talagang pang malakasan at pang diinan. Kasi mukhang malakas yung tumama. Tumama sakit mga kabukals. Pero Deca Brown talaga ang ano, nadali. Mga Deca Brown. Ayan, okay na. Ayan, check ko muna yung pinapagawa ko na kuya natin. Ayan, lagari. Lagari tayo mga kabukals. Ayan talaga. Kasi kailangan ko rin i-supervise sila. Kuya, ayan, tatlo lang ah. Tatlong pako lang. Taas, alambre, no? Taas, gitna. Hindi, kahit wala na alambre. Hindi, may clap mo, no? Ha? Kasi mga tugtungo lang. Oh, sige. Hindi, taas, baba lang siguro. Taas, baba, no? Pero yung pako natin, ano lang, tatlo lang ah. Ha? Oh, baka maubos yung pako natin eh. Paikot yan eh. Sa kuya, kuya. Sagad na sagad sa lupa. Ha? Sagad ba 'yan? May siwang tayo ah. Yung kapantay dito. Ha? Yung kapantay. Hindi, wag umitin din yung pantay. Ang importante sa akin yung sagad sa lupa. Para wala makapasok na ano. Sige. Kabra, kunin mo yung kabra. Yung kabra. Kahit di siya magpatay kuya, basta sagad sa lupa, nakahalik sa lupa ha. Ayan. Yun importante sa mga kabukals. Saka sagad sa lupa para walang siwang sa ilalim, walang dadaanan yung kung ano man, kung pwedeng dumaan dyan. Pusa o aso, ganyan. Kambing. Kambing ka siya, kambing. Ayan. Okay lang naman kasi bunot-bunutin yan kasi mga ritasong yero lang naman yan. Ayun, naputol. Yan. Kaya kailangan talaga na ano, na ma-monitor talaga natin mga kabukals para masunod din yung gusto natin gawin. Importante yung pag tayo nagpapagawa. Kuya, bunutin mo rito kuya. Nakaangat din dito eh. Saka ito, angat din dito. Bubunutin mo lahat yan. Kabra talaga. Nan! Sala. Ayan. Eh, gabrahin nyo. Ako pala parang yung pala sa gusto ng lupa. Ha? Ayan.
Dami pa ako nito. Sinatad eh. Magagamit niyo pa yan yung ano, yung mga natanggalan na ulo, buluktutin niyo na lang. Na ano niyo na ba? Kuya, na secure niyo na to lahat, paikot? O hanggang doon pa lang? O sige. Tapos ano uli kayo? Tira uli kayo. Ha? Madulas? May mantika? Para may langis? Baka langis para di kalabangin. Yeah, wala. Balikan natin mamaya mga kabukalas. So yun oh. Ano na? Ano to? Halfway. Halfway, hindi pa. Wala pa sa halfway finish yan. Ayan. So magagamit yung mga lumang yero natin. Ayun ito, since tatlo sila kasi, pinaano ko muna si nani dito. Ayan. Kunin mo yung tali, Neng. Yan, magagamit natin yun. Ba't may ganyan? Ay, himulmol. Pangit na yan yun, eh. Hindi na obra. Sige. Pero may mga tinagal akong tali. Oo. Mahaba. Ayan yan. Sige. Tabi mo lang yan. Magamitin natin mamaya. Anong kuya, ipitan ko ng alambre? Oo, ano mo. Tatalihan mo ng alambre. Para mag-rollo siya. Ayan. Kasi masyado na mahaba mga kabukals. Ayusin ko kasi yung tabing dito. Ayan. Sa taas mamaya ayusin pa. Plano kong kunin saan na to, ilalagay sa mano. Kaya lang, naisip ko may bagyo kasi ngayon. Baka yung baboy naman ang ma-expose sa angge. So, no choice tayo. Pero, kukontain natin yung mga manok dito. Hindi na natin sa loob muna palalabasin. Dito lang sila sa loob. Kahit wala muna ng tubing, at least may yero. May yero sa paligid nila na ano. Ayan. Balik ako. Ito, magsusubo tayo ng ano. Ang gamot. Yan. Di na munan. Pagpapun ni Papa Ma. I-overlap mo na rin sa kuya. Yun ang ibaba mo. Yung isa i-overlap mo dyan mamaya. Ah, sabay na para. Oo, pwede rin. Para tipid sa pako. Yan. Yun. Iba ba? Ang makabukas. Importante yan para sa akin. Yung sagat sa lupa. Para halimbawa may bayawak ganyan, hindi sila basta-basta makakapasok, yung dire-diretso lang maglalakad, kailangan nila umakyat kung gusto nila pumasok. Ayan. So ayan, subo tayo ng ano, tableta dito sa mga nasa intensive care unit natin. Ayan mga kabukas, may pumapasok na
halimaw. Halimaw tawag nila dyan. Harvester mga kabukod. Harvester. Anihan kasi ng palay ngayon. Galing oh. Isang makinarya lang mga kabukod. Isang makinarya lang kailangan. Ma-harvest na kaagad yung ano, palay. Dati-rate, inaabot ng ilang araw yung pag-harvest. Ngayon sa makinaryang ganyan, harvester. Maghapon lang yan. Kung may kalahati ektarya kang ano, taniman, siguro isang araw lang yun. Then dire-diretso na yun sa ano, may mga sako na yan, dire-diretso na yung palay sa sako. Ang galing. Harvester. Okay, so yan. Nakita ko lang. Nagdaan eh. Mag-susubo na tayo ng ano, ng tableta. Ayan mga kabukod, so ano tayo? Susubo tayo ngayon ng antibiotic. Subukan ko nga itong ano, itong isang dong shabu natin na puti. Baka sakali maisalba pa ito. Para-para silang gano'n ang tama mga kabukas. Namamaga yung mata. Sipon talaga ito. Ito. Enough ah. Ayan. Ito mga kabukas. Binago ko rin yung antibiotic. So, from Doxilac, ano ba ito? Triptoprin, sulfidacin, thiamulin, yun. Ano siya eh, mas mahal siya, 14 pesos ang isa, unlike dito 10 pesos. So, try ko lang, kasi naka 3 days na tayo dito eh. Isa rin po kasi sa technique ko yung binabago ko yung antibiotic. So, sarado ang mata. Ano yan, isinusubulan naman natin mga kabukals. Pinapanganga lang natin siya tapos nilalaglag natin yung tableta. And then gaganyan mo ng konti yung lalamunan niya para lunukin niya. Pero pa yata rin. Saan papatanggar? Saan may papataw? Ah, ayos sa pangalawa. Oo, umaling. Ah, laki ng ano, no? Laki ng paling, ano? Dito, kahit mga ano na rin lang dito. Yung mga maninipis doon na ano? Sa bandang huli. Ayan, pwede na. Ayan mga kabukos, ano na. Pinipiga ko na yung mga yero. Kasi nagkulang pa tayo dito sa side na to. So pinapapiga ko na yung mga ano, mga lumang yero natin na ano, kung pwede pa. Yung mga pantapal-tapal ito, meron pang ano. Ito mga konti lang butas, talaga lang ng bultasil yan. Kapiraso na lang eh, no? Kapiraso na lang. May bubong nila ito. Yan pang ano yan, pang overlap.
sabihin sa'yo? Saan ka ba? Ano nilalagay ng butas niya? Ah, si Emon pala, si Babo. Wala. Eto, eh, meron. Eto. Kira pala, tuktokin, no? Saan ba kasi? Eto, ah. Di abot. Oh, oh. Oh, hindi lalo ng butas. Wala, lastik ka. Na ano mo ba ito, tumbok mo? Yan. Yan. Parang aabot na sana. Natakpan mo na. Umabot. Meron pa. Parang hindi na bumili. Ito pa. Ito. Ayan, nag-alalagay si Emo ng bulkasil kasi. Ito kasi part na to mga ano to. Puro lumang yero na yan. O nga. Hindi, anong ano natin ngayon? Ano bang kailangan ngayon gawin? Ano? Putol muna tayo. Sama ko kayo, tara. Sama ko. Okay. Alas dos pa lang, eh. Wala naman tayong gagawin dito. Yan mga boss, punta kami doon kay tatay sa kawayan. Wala na eh. Kailangan ng poste kasi hindi baka may... May bagyo kasi mga kabukals yun ang inaano ko. Kailangan makompleto yung poste. Ayan mga kabukals, so punta tayo dito sa binibila natin ng kawayan. Sana nandyan siya. I can see smoke. I can see smoke. You know, positive. Positive, positive. Tay! Yun, buti na dyan ka. Pwede makabili uli? Pwede uli makabili? Nung isang araw, wala kayo rito eh. May makakuha pa kaya? Ayun. Gap. Ano time? Mga... Gar! Gar! Mga ila, ito na si tatay dito. Mga ilang kaya? Pili ka na. Tatlo. Ha? Tatlo. Sip. Ano ka na? Tatlo tayo pwede. Sige, pili ka na. Mga ano, kinapos ako sa poste. Nag-ano ba kayo? Lumawas kayo? Nung kahapon, nandun kami sa may ano, cemetery kahapon. Ah. Nag-ano may... ka lang, ano ng aming magulang doon. Ah, nandun ba magulang mo nakalibing? Oo. Ah. Yes, ano, pipili na lang. Mabigat, Neng? Ayan, kayang-kaya ko yan. Apat kasi mga kabukas yung kukunin namin. Eh, apat kami. Tagi-tagisa. Daan na ito ng tubig tayo, no? Pero doon patag na. Nag-harvest sila dyan eh. Palay. Oo.
dito. Oh, tapos na nga eh. Saglitan lang. Pero kaya nga dito, kaya nga dito ni narbising kanina eh. Ay, narbising kanina. Mula na. Ito na yun. Mauna na kaya ako, tay. Iwakan sila rito. Oo nga. Abutan na ulan. Thank you, tay. Pag ano, balik lang ako pag kailangan pa. Sige. Oo. Daling ko na yung isa. Ayan, mga kabokals. Dinala ko na yung unang putol. Kasi baka umulan, mabutan ako. And apat kasi yung pinutuputulin namin. So, apat sakto. Tagi-tagisa. Ayan. Buti na lang, nakachempo kasi tatay andun. At least, makompleto yung poste kasi nga, yung super, ano, malakas din daw yung bagyo yung darating. Para ma-reinforce mo na yung mga poste, matibayan yung bubong. Para kahit ano. Anyway, hindi naman kasi ang hangin lusot-lusutan pa dun dahil open pa yun eh. Kaya lang, syempre, kailangan yung pundasyon ng bubong matibay. Ganda mga kabokals, oh. Ganda. Ito yung ano. Andito yung kaninang hinarvest nila. Yung hinarvest ng harvester. Yup. Oh. Yeah. Ito mahirap yung pataas ba. Ayan mga kabokals, oh. Saglitan lang, oh. Palayin yan. Ayan yung kaninang ano. Pinuntahan ng harvester yung pumasok na makinarya. Biro mo nakakaabot sila dito. Saglitan lang, oh. Wala pa yata isang oras yun. Na-harvest na kagad. Ay kahusay. Ayan. Masakit din sa balikat. Kaya papahinga muna ako dito sa banda rito para makapakita ko sa inyo yung view. Ayun, kitang-kita na yung ating area. Mataas kasi itong part na to eh. Marami palang dayami makakuha rito. Bagay, meron pa tayo ron eh. Yan. Ayun, oh. Ayun tayo mga kabokals, oh. Yung ating area. Makita nyo parang ano? Yung ating area. Ano? Ano kasi pa-slope siya, hill type siya, oh. Kaya parang tabingi. Tabingi yung ating mga kulungan, ayun. Kita nyo ba? Pero pag nandoon na, okay naman. Yun. Naririnig ko sila nagpupukpuk pa rin doon kasi nga pinapa-reinforce na natin yung palibot ng yero para ano, hindi basta-basta mapapasok. Ayan. Tara. Ayan mga kabokals, tinanggal ko yung sombrero ko, nainitan ako. Ang hirap eh. Ha? Ito medyo mahirap kasi ano na to. Ayan. Ano na, pataas. Ayan yung ating area. Ayan. Masakit na sa balikat. Tsagaala talaga mga kabokals. Minsan kasi ano, you need to set example sa mga tao mo kasi. Diba? Para sipagin din sila. Ayan. Sana mapostihan pa. Sana wag sila magtagal doon. Iniiwan ko na kasi para ano. Kasi may mga ginagawa pa ako dito, naglilinis pa ako ng kulungan ng kambing sa baboy. Ay, nag-iiyakan na nga. Hindi ko pa naibibigay yung damong ano, pinanguha ko kanina. Ayan. Ayan na. Nan.
Ayan mga kabokas, call a friend. Call a friend na ako, sakit na palikat ko eh. Oh. Mm-hmm. Kapiraso na lang naman, ito na tayo. Ayan. Sila kasi nagbaba, nakatawa ko sa pagbabakod. Bali, silang dalawa ni papa niya, ni Winatoy. Ayan, sa kanya ko na binabuhat, kaya rin na. Sakit na sa balikat eh. Na ano eh, nadurog yung mga taba ko sa balikat eh. Nadurog. Naging giniling mga kabukas. Yung aking taba sa balikat. Giniling. Ayan o. Huh? Reinforced. Reinforced fence. So may tibay na tayo sa ibaba. Pagkakaya pa, dalawang patong gagawin natin yan. Kaya kasi may bagyo raw eh. Tinitignan ko pa kung gaano kalakas talaga. Malakas daw eh. Kaya mga kabukas. Postihan na. Wala nga pala tayong dadaanan na, no? Oo. Ito na ba ako mo? Tsaka yun. Ito na yung ano. Ito na yung bagong poste. Saka ayun. Yung isa na yun. Tapos, ayun. Ano yan mo? Yan yung bagong poste? Ayan, yung kinabot niya. Bali, tatlong poste na inilagay nila. Ayan na, mga kabukals. So, yan, na anuhan na. Na lagyan na ng yero. Ang ano ko lang, hindi ba't hindi pa niya, ano, winatoy. Hindi pa niya inilapat na lang. Pina-slide pa niya yung ano. Pero, ano, hindi ko kasi nakita eh. Busy rin sa ano. Ang dami, ano. Ayan, ayan yung bubog natin, Dagul. Ayos na yung kulungo ko, brother. Ayan ang bubog natin, mga kabukals. Ayos na. Ayos na. Kaya Greg, sabihin na lang kita, ha? Ay, ano, try ko muna rin i-ano si Sir Eman kung ano. Baka sakali makakuha rin natin. Ayan. Ito, dito okay pa tayo, eh. Dun sila, ano. Doon medyo bakit ano hindi na lang inilapat. Hindi, patalian ko na lang ng alambre yan. Kaya double kasi yan trabaho, dapat inano na lang. Minsan kasi kailangan talaga nakatutok. Katutok ka talaga ano, pag ano paggawa ka eh. Pwede namang sanang inilapat na lang. Pinako rito. Pero okay. Ito ganito. Ito lapat na. Ayan. So yung paikot mga kabukalas, meron na tayong ano. Meron na tayong ibaba. Yan, ito. Yan, ganyan dapat. Oh, yung, ganyan gusto ko yung kanina kasi nag-guide ko sila dyan. Eh. Kaya lang, nung pinabayaan ko na. Ano na naman. Ayun naman. Paano ko na lang bukas. Pero ayan na. Yung bubog natin is ay nakatayo na yung bubog natin mga kabukalas. Kuya, yung yero natin doon, ba't pinaganon mo pa, hindi mo nalang inilapat sa poste? Yung doon, yung yero, di ba nakaganon siya sa lupa pa? Mohon, hindi ba ano? Ha? Mohon. Mohon? Doon? Hindi, lahat yung nandun eh. Nakaganon. Nakalabas? Hindi ba kayang ilapat sa poste na lang tapos aangat siya? Ha? Aangat. Hindi, at least nakaano siya. Nakapatong sa lupa. Hindi, may ah, kaya ginanon mo kasi may siwang. Sa kabila, pantay para yung ano, hindi mo kasi yung. Ah, kaya
Eh, taliyan pa natin ang alambre yun. Kalimpro mga alambre yan. Yung baba kasi wala pa ako eh. Babatakan hanggang malayo kasi. Ah, babatakan mo papasok. Alambre. Okay, alambre. Alambre, sige. Para sige. Dumikit yan hanggang dito kasi dikit eh. Yung pagdating sa may dulo lang ang ano. Oo. Gumanon. Sige, sige. Babatakan ang alambre. Pero bukas helper kayo ni ano? Ni Edgar. Ay, hindi. Ilan ba yung helper kailangan mo bukas? Dalawa? Dalawa talaga? Ayaw kasi mag-ano kayo ng pamakuha niyo, no? Sige, sige. Dulo-dulo, may tiga ako sa gitna. Oo, sige. Ayan, mga kabokals. Ayan na po yung bubong natin. Yung nakausli na yon, ano pa yan? Gugupitan pa bukas siya para pumantay. Yan, and then itong gitna na yan, mayroon tayong siwang dyan para sa air passage. Pero, titignan ko, i-monitor ko kung hindi papasok ang angge pag ano pagka malakas ang ulan. Pero yan, bukas masusubukan natin kung sakasakaling uulan dito kasi may bagyo. Masusubukan natin yan bukas kung papasukin ng tubig. Pero sabi naman ni Edgar ay hindi naman daw kasi meron siyang ano isa't kalahating dangkal na overlap. Yan, so tignan natin. Pero yan oh, ang laki no mga kabukals oh. Ang laki ng ating bubong. Hanggang dyan yan oh, di ba? And then ito yung ating sahig hanggang dito sa ulo ko. Ganyan kataas po yung ating sahig to facilitate cleaning. Kasi imimintin na po nating malinis yung ating kambingan para kung sakasakaling dumami na po ang tao rito, ay hindi po tayo ireklamo. Yan, imimintain po natin yung kalinisan ng ating area. Kaya yan po, kaya ganyan po kataas. And syempre, para mag-circulate ang hangin and maging mas komportable po yung ating mga kambing. Yan. So marami pa bukas, pamakuan pa. Yan, pamukuan pa ng kawayan dito. Bibili pa tayo ng additional na kahoy bukas para maikutan na ni Edgar ng ng 2x2x3. 2x3 by 12 cocolumber and then maiporma niya na 'yung mga pamakuan and then bibili pa tayo ng kawayan. Marami pa. Hindi, may mga sidings pa 'yan. Pero 'yan, maitatabi din po natin 'yan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and mga solid viewers ko. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat. So muli, ito ang inyong kabokals farmer nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikit sa lahat ay kumilos. At siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!